Hindi ko na po alam kung ano nangyari doon, sir. Pero prior to that, lagi kayo nagtatawagan ni Clarence? Hindi ko alam kung ba't niya alam phone. Kasi, sir, when... Oh, that was the first time that Clarence called you? Hindi po. Hindi ko nga alam paano sila nakakakuha ng number ko kasi nung na-assign ako ng CIDG, every time I transfer from one unit kasi, nagpapalit ako ng number kasi marami tumatawag, which is umingi ng tulong. Eh, pero yung kaklase nyo kasi nagtatawagan naman yan, nagpapasaran yes, ng number, di ba? Kaya normal lang yan. Yes, sir. Nung na makuha din ni Clarence, yung number mo, may... Yeah. Di ba may group chat nga kayo, yung mga class sa... PNPA, may mga group chat yan, di ba? Lately po, meron po. I think when the president won po, marami po nakakaalam na number ko that time po. So, very busy number ko. Napapakilala po, si ganito, ganyan, ganun lang po, Mr. Chair. Anyway, Mr. Chairman, medyo ano lang ako doon eh, kasi namatay si Wesley, may information na pala prior to his death. Tapos doon binato ni Clarence Dungael kay Garma. And we know for the fact that Clarence Dungael has a lot of connections and with regards, especially with regards to drugs, doon po sa Bilibid. In fact, he was involved in Peter Co case, di ba? Yes po. Anyway, tingnan natin, baka mapalalima natin yung information na yan later. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. So you, gusto mo sabihin ngayon, Gwene Galma, that you have nothing to do with the death, with the killing of General Barayuga. Wala po, Mr. Chair. Wala. Wala so po. So therefore, yung sinabi ni Lieutenant Colonel Mendoza is actually wrong. Yes, Mr. Chair. So you are now saying to us here, truthfully, that you have nothing to do with the death of General Barayuga. Yes, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Later on. Mr. Chair, can I? Go ahead. Go ahead. Si Arthur Solis po, Ma'am Garma, the time nagtatrabaho po sa PCSO. Yes, sir. Naka-detail pa po sila, sir. Di ba PCSO tapos si Arthur Solis? Tapos si Lieutenant Colonel Santi Mendoza, tapos si Nelson. Yun ang pagkasunod-sunod doon, di ba? Sabi kasi, nakausap niya si Colonel Leonardo. Pero nakikita ko yung diagram kasi baka hindi ko lang alam, hindi lang ako sigurado. Kasi different yun, parang parallel po yun eh. Kaya na itanong ko si Artner Solis kung by that time nandun po sa PCSO o baka kinamit yung telepono, sinabi ni Santi. So, yun lang po yung aking analysis. Personal analysis ko lang po yun. Kaya nag-adobo ko kay Congressman Benny Abante. So that time nandun pa po si nung namatay po si Colonel Arthur Solis. Opo. Namatay po, nung namatay. Yung day mismo no July parang wala akong pero, nalala po. Pero on that duration doon naka-stay si Arthur Solis sa PCSO. Naka-detail pa po. Naka-detail siya doon. Parang wala siya nung time na yun po nasa Davao sila kasi pandemic eh ako lang po ang bumalik ng Manila. Thank you. Pero, Mr. Chairman, di ba in-invite na natin si Colonel Arthur Solis ba? Yes, SPO for SPO for, oo. Kung mahanap po natin na General Torre, hanapin po natin si Arthur Solis. We have continuous efforts regarding that matter, sir. Thank you, General. Thank you, Mr. Chairman. Thank Chair. You. Yes, continue. There was a number of relatives that you have sa PCSO, hindi ba? Number... Like relative, mga kamag-anak mo. Yes po. Yes po. Okay, how many of them na hinire mo sa PCSO ng mga kamag-anak mo? Will you mention that here, please? Isa, Secretary Charity. Um,
one po as my secretary, private secretary. And then yung isa po is parang executive assistant 3. Yung isa po is parang mababa lang po yung bakante na ano ni, I cannot recall the positions, pero puro po mabababa na position po. Ang pinakamataas lang po noon is EA 3 na position po ang naibigay ko. Including your daughter or son? Ah, I don't have a son, Mr. Chair. My daughter as confidential agent for a few months lang po yun. After I took her back from US, kasi kinustudy ko na siya, sabi ko, para may trabaho ka, then I'll hire you. So bakit mo binigyan ng trabaho sa PSS, so yung mga kamag-anak mo? Mr. Chair, wala naman sigurong hindi mag-hire ng kamag-anak kasi the position po is trust and confidence. Like secretary, private secretary, I need someone I trust. Like siguro driver, I need someone I trust. And there are positions na allowed naman. Pero kung trust and confidence po meron po, yun lang ang binigay ko. The rest na I need professionals like lawyers, professionals, I hired lawyers and professionals. And there are also positions that I publish. I ask the HR to hire outside at mamili because gusto ko galing sa labas at qualified talaga for the position. Okay, ganito no. You said that there are 3 levels of payments and rewards sa tinatawag nating Davao model. Tama? There are levels like... 3 levels of payments and rewards. I cannot... Kanina nabanggit mo yun eh. There are 4? 4 levels. 4 levels. Oo. There are 4 levels na nabanggit mo, hindi ba? Yes po. I think... Okay. I was looking at it and sabi ko nga, ang laking pera ang lumabas dito. The fact that thousands were killed, actually. So I would like to ask our PNP personnel here. Diba? General Torre. Nakita ko yata si General Karamat dito, ha? Ha? I'd like to ask them if you share the statement of Colonel Garma na meron apat na level ng payment and rewards to policemen na pumatay ng mga drug pushers, drug lords, drug traffickers. Do you share that statement? General Torre, do you deny or do you share the statement? Sir, I have no personal knowledge regarding that matter. Because truth to tell, sir, if I may be allowed to speak candidly, that's something that's the kind of system that will eventually be right at the very start. That's not against. So you're saying that you have no personal knowledge of that. I don't have personal knowledge regarding that. And you have not heard it even. No, sir. No, you haven't.